Bakit ganyan ka, Miguel? Sobrang manhid mo. Magmula ngayon, di na talaga kita papansinin. Sa school, di ko na rin gagawin ang mga homework mo at project mo. Mag-focus na ako sa pag-aaral ko at kakalimutan na kita. Mela, tawag ka din, Miguel. Mela, tawag ka din, Miguel. Yaan mo si Sarah. Wala akong pakialam sa kanya. Uy, may zoo!
galing! Uy, ba't mo naman tinapon? O, akin na yan. Ang tatapon to, sayang. Mukha ba naman? Isang buwan mo nang hindi pinapansin si Miguel. Maawa ka naman sa tao. Pabiyaan mo siya. Deserve niya yun. Deserve niya. Ako na lang ito. Tatapon mo, sayang. Sara, mauna na ako ha. O sige, mauna ka na. May pupuntahan pa kasi ako. Sige. Ingat. Ingat pare, aga. Pasok mo. Ikaw na si Sara. Sara. O, Miguel, bakit? Pwede ba tayo mag-usap? Wala naman. Kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Nahirapan na kasi ako sa mga ginagawang pag-iwa sa akin ni Mela. Eh, ano pa ba inaasahan mo? Sinaktan mo kasi yung kaibigan ko. Minararamdaman ka ba sa kanya kahit konti? Ang totoo niyan, Sara, mahal na mahal ko si Mela. Pero natatakot ako, baka balang araw, masaktan ko siya at ayoko siyang makitang umiiyak dahil sa akin. At pinili ko na lang itago ang nararamdaman at manatiling magkaibigan na lang kami. Ah! So, mahal mo pala siya. Pero, di mo siya kayang ipaglaban. Di ka na pala manhid, Miguel. Tuwag ka pa. Alam mo ba, mahal na mahal ka ni Mela. Pero hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya.
wedding graduation namin, excited na ako. Ayosin ko na lang lahat mga kola. Ah, oh, sige, sige, bye-bye na, bye. Excited ka na sa graduation natin? Oo naman, tayo kasi lang nakakalungkot kasi magkakawatak-watak na tayo, hindi tayo magkakaklase. Yun lang. Tara na dito. Kamusta na pala kayo ni Bigel? Pinapansin mo na ba siya? Ilang buwan na rin kayo din ang papansinan eh. Di mo ba siya miss? Hay nako. Wala na akong nararamdaman sa kanya, no? At saka isa pa, nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Mela na kapag nakingi siya ng tulong, eh laging nandyan para tulungan siya. Oo nga eh, nagbago ka na. Pati itsura mo, binago mo na. Ginayon ko yung dating Mela na simple at malabot ng puso. Dahil kay Miguel, nagbago ako. Sinaktan niya kasi ako. Sana naman, kausapin mo man lang siya kahit ngayon bago siya umalis ng school natin. Ano ibig mo sabihin ng alis si Miguel? Oo, alis na siya. Pupunta na siya ng Canada. Doon siya mag-aaral. At doon siya titira. Huh? Aalis ka raw? Oo. Bakit? Di ba natatapos yung school year natin? Paano ka makakagraduate? Doon na lang itutuloy yung pag-aaral ko sa Canada. Sabi ng daddy ko, at doon na rin ako magka-college. Bakit? Baka magalit sa'yo si Mrs. Tolentino. Hindi mo pa natatapos yung mga research paper mo, di ba? Baka ibagsak ka nun. Okay na, tapos na. Papasa ko na lang. Akin na nga. Tignan mo yung gawa mo. Mali-mali. Ano to? At saka ito. Ano yan? Di mo pwede ipasa ng ganyan yan. Akin na yan. Okay na to. Akin na nga. Uulitin ko to. Gagandahan ko. Para makapasa ka. Miguel, huwag ka nang umalis, ha? Ibig sabihin ba niyan? Bati na tayo? Oh, yes! Sabi ko na nga ba, di mo ako matitiis, eh. Tungkot ko na to. Alam ko naman na patay ka sa akin. Visit ka talaga. Lang ka na nga. Wait lang, Mela, wait lang!한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날에 나는 내게 너무 낯설었겠지.
내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너